Isang magandang-magandang buhay, mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, kuraparoko ng Our Lady of Sorrows Parish sa Pasay, doing all for the Gospels. At sa ngalan po ng mga pari, mga brothers, ng amin pong kongregasyon ng Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau, gayon din po ng mga pari ng Archdiocese of Manila, at ang TV Maria, ang atin pong mission partner sa atin pong Lingguhang Sambuhay TV Mass, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa, makimisa, ngayon po ang 16, 16th day of February 2020, at ito po ang 6 na linggo sa karaniwang panahon ng kalendaryo ng simbahan. Binabati po natin at ipinapanalangin ang intentions ng ating mga kasambuhay. Kasama na po riyan, syempre, ang mga homebound, yung pong mga may sakit, yung mga matatanda, no, elderly, no, mga lolo't lola, gayon din po yung mga pasyente, mga cancer patients, lalo-lalo na siguro po ay nagpapagaling sa inyo pong therapy, no, kasama po ang inyong mga caregivers. Gayon din po, nais nating ipanalangin at batiin din yung mga persons on duty tulad po ng mga militar, mga police, no? Yung pong mga health workers, mga doctors na talagang abalang-abala dahil po sa ating health situation, medical situation ngayon sa NCOVID. At gayon din po, atin pong binabati ang ating mga seafarers, mga libo-libong mga OFWs na tuwing linggo, tuwing weekend ay kaugnayan po natin sa atin pong apostoladong ito. Siya nga po pala, gayon din binabati po natin ang ating mga bagong kaibigan na bunga ng atin pong mga pilgrimage sa Holy Land, ang Spell Group at Orange Group ng March 2019. Ang grupo po ni na Father Randy, Charlie at Joe Alves, ni Father Joy, dyan po sa Taiwan. Ang grupo po ni na Cora, Geraldine, Grace, Mary Joyce, Jimmy, si Attorney Jane, no? Si Nino Molina, si Albert, si Anton at Juliet, at si Benji Dato, at gayon din po si na Chrissy Highland, Rosalie, Rosebel D, at William D, si Dana, si Kathleen, si Tal, si Iris, si Val, at si Silvette, at syempre po si Grace Pulido Tan at Nonoy Tan. Lahat po sila ay nakasama natin sa Holy Land noong October 2018. Ang grupo po ni na Tito Manny at Tita Lulu, Recto, gayon din po ang kanilang mga kaibigan na nakasama din natin sa pilgrimage ng March 2019, at ang Workers of Christ Pilgrimage Group na pinangunahan po ni Jen Castillo. And lately, November 2019, ang grupo po naman ni Nagay, Lady Bird, ni Maricel, ni Noel, ni Mercy, ni Trish, ni Father Divino Santos Rabang, ni Maria Teresa Aboitis at Mara, si Lita at Mario Aningalan, no? Kumusta na po kayong lahat, mga co-pilgrims? At siyempre, ang buhay po natin ay tuloy-tuloy na pilgrimage, hindi po ba? Binabati rin po natin ang ating pong mga long-time na mga kasambuhay, ang grupo po ni Brother Alex Fideris, dyan po sa Canada, sina Dorothy, si Annie, si Emily, si Dante, Joy at Alex, si Dr. Joe Adorna, si Alicia, lahat po ng inyong mga kapamilya dyan sa Canada. At gayon din po ang mga kasama natin sa apostoladong ito noon-noon pa sa simula, sina Leslie Masigan, Ed at Norma Arrojado, George at Noemi Villaruz, Didit at Joey Jacob, Mariel Diaz,
si Irma at Delio San Miguel, si Corazon Ochoa at Rosita Kauyan dyan po sa Hong Kong, si Alma Gonzalez, Catherine Pablos, si Chona, si Romel, Gemma, May Asuncion Recio, Rachel Esteban at Leilani Palladio Himotea. Okay, gayon din po nais po nating isama sa ating mga mass intentions ang Thanksgiving ng Sarte, Sandoval, Tan, Abaya, Lo family. Gayon din po ang Eternal Repose para po kay Buen Consejo, Edwin, Manuel, Manuel Jr., Felix, Carmelita, Amelia, Anthony, at lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio. Gayon din po ang intentions ni Gemma Candela at Jeffrey Porcalia, at gayon din ang crew at officers ng MV Andromeda na pinapangunahan po ni Captain Ronald De Los Reyes. Pasalamat tayo kay Rose Duduaco. Yan, parang Ilocano ito, Duduaco, no? Salamat sa iyong love offering, and we'd like to pray for the good health of your employer, Mr. Lee Ngayhim. Ah? At ang inyong nanay na si Mamerta Duduaco, at ang inyong anak na si Mark Angelo Saavedra. No? Yan po ang mga intentions ni kapatid na Rose. Si MC Aicardo ay nagpadala din po ng kanyang love offering. Maraming salamat. And we would like to pray for the intentions of the soul of yung kanya pong nanay, si Merlina, at ang kanyang tatay na si Cristeto. Gayon din po si Pilar's Chocolato, nais niyang ipanalangin ang mga sumusunod na kaluluwa, si Hector, Pilar, Florentino, Mayra, Raul, Father Nene, Salvacion, Pasensio, and all their departed relatives and friends. Si Shirley Austria, Thanksgiving para po sa blessings ni na Mr. and Mrs. Julius Austria and family. And complete healing naman para po sa anak ni Cristeta Obedosa na si Aaron. Si Elena Ngo, nais niyang ipanalangin natin si Edwin Ngo para po sa healing at recovery of good health. Si Patria Kunanan would like us to pray for the recovery of Clotilde Angkaw, Thanksgiving and good health of the family, and the repose of Rochelle and all their beloved dead. Si Maylene Colasito, healing prayers for Jeanette Pinulan Orculio and Emeline Caballes Bidon. At si Maki Takanay ay mass intentions naman para po sa kanyang kasin na si Mariel Molina na nagre-recover. Si Mia Amor, healing para kay Marlon Leila Bruan. At si Grace Arquero ay nais niyang magpasalamat sa lahat naman ng mga biyayang tinatanggap. And of course, we continue also to pray for our good friends dyan po sa Gerochi Dental and Implant Center dyan po sa fourth floor ng Montivar Building ng Jupiter Makati. Si Doktora Axel Gerochi, si Doktora Aisel Jade Tan at si Dr. Rico Martin dyan po sa Gerochi Dental and Implant Center. Ngayon po, tayo po nasa 6th Sunday, ika-anim na linggo ng Ordinary Times. Ito pong ikatlong linggo ng Pebrero actually, no? Malapit na namang matapos ang buwan. And yung pong ating mga pagbasa ngayon speaks to us about the challenge of spirituality, no? Palagi kong sinasabi, you have to be spiritual, not just religious, not just prayerful.
You have to be spiritual. You have to breathe. Isa buhay mo yung iyong pananampalataya. At dito po sa ating mga pagbasa, sa araw pong ito, ika-anim na linggo ng Ordinary Times, we have some thoughts about spirituality. That it is a journey, paglalakbay, into the heart. Yan, no? So, meron tayong mga pilgrimages, but spirituality is not just a pilgrimage from one place to another. It is a journey into the heart. Bakit into the heart? Kasi po, sa first reading natin, mula sa Wisdom Book of Sirach sa Old Testament, sabi doon, there is the immensity of the wisdom of God. Malawak ang karunungan ng Diyos at ang mata ng Diyos nakikita lahat. No? So we have to follow the Lord from a different deepening experience. No? Blessed are they who follow the law of the Lord. Yan po ang ating magiging responsorial psalm, Psalm 119. And then, dapat nandoon din yung journey into the heart, kasi doon naman po sa ating second reading, first letter of Paul to the Corinthians, sabi niya, we have to be mature. Kailangan ang ating pong pananampalataya ay paglago, pagmamature sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo na kumikilatis ng lahat ng bagay. Even, sabi dyan, the depths of God are known to the Spirit. And spirituality is the way of the Spirit. Beyond what the eyes can see, beyond what the ears can hear, beyond what the human heart prefers, yan. We journey in the Spirit. Kung ganon, doon po sa Ebanghelyong ating maririnig, ay atin pong sasariwain ang pangaral ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ikalimang kabanata, yung pong tinatawag ng mga Bible scholars na antithesis ni Jesus laban sa mga Pariseo at Iskriba, ang mga religious leaders ng kanyang panahon, na kung saan sinabihan ni Jesus dapat ang kanyang mga alagad ay higit paroon sa kanila ang pagiging matuwid. Yan, no? So, ang mga Pariseo at mga Eskriba, ang sukatan ng kanilang pagiging matuwid ay ang legalismo ng batas. Lahat ng mga maliliit na puntos ng batas ay kanilang tinitignan na kanilang masusundan. Pero sabi ng Panginoon, higit pa dyan ang pagiging matuwid ng tunay na alagad, no? Hindi sapat na hindi ka pumatay. Dapat ang tanungin mo, baka meron kang malalim na hugot ng galit at ito'y pwedeng dahilan upang later on ikaw ay pumatay. Hindi po sapat na hindi ka mangalunya o magkaroon ng flirt at magkaroon ng adultery. Kung hindi, ang sabi ng Panginoon, tingnan mo puso mo. Meron bang traces ng kalaswaan sa iyong puso? Kung ganon, dapat yun ang ipokus mo, wag lang yung panlabas. And then, hindi sapat yung panata, pangako, oaths and promises. Sabi niya, dapat yes or no, galing sa puso, sincere ka. Yun ang mahalaga. So in short, brothers and sisters, sabi nga natin, it must be from the heart that goodness has to flower. At kung ganyan po ang ating buhay, we are truly becoming more spiritual. At sana nga po, sa ating pong buhay, as we go through the years, as we have our prayer life, as we grow more and more Catholic in our ways, eh, hindi lang po tayo maging traditional. We really become spiritual. Narito na po ang ating banal na misa mula po sa oratorio ni Maria, Reina ng mga Apostol, dito po sa local community ng Society of St. Paul
San Antonio Village, Makati. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. With joy and thanksgiving, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Jesus tells us today that mere external observance of God's law does not make us His true followers. Our observance of the divine law must spring from inner conviction. May our Eucharistic celebration make us grow in love, a love that is free, responsible, and self-giving. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord, for we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy, and grant us your salvation. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us give glory to God. Be God.
Let us pray. O God, who teach us that you abide in hearts that are just and true, grant that we may be so fashioned by your grace as to become a dwelling pleasing to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Sirach. If you choose to keep the commandments, they will save you. If you trust in God, you too shall live. He has set before you fire and water, to whichever you choose. Stretch forth your hand. Before man are life and death, good and evil. Whichever he chooses shall be given him. Immense is the wisdom of the Lord. He is mighty in power and all-seeing. The eyes of God are those who fear him. He understands man's every deed. No one does he command to act unjustly. To none does he give license to sin. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed are they who follow the law of the Lord. Blessed are they who follow the law of the Lord. Blessed are they whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are they who observe his decrees, who seek him with all their hearts. Blessed are they who follow the law of the Lord. You have commanded that your precepts he diligently kept. Oh, that I might be rim in the ways of keeping your statutes. Blessed are they who follow the law of the Lord. Be good to your servant that I may live and keep your words. Open my eyes that I may consider the wonders of the law. Blessed are they who follow the law of the Lord. Instruct me, O Lord, in the way of your statutes, that I may exactly observe them. Give me discernment that I may observe your law and keep it with all my heart. Blessed are they who follow the law of the Lord. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, we speak a wisdom to those who are mature, not a wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are passing away. Rather, we speak God's wisdom, mysterious, hidden, which God predetermined before the ages for our glory, and which none of the rulers of this age knew. For if they had known it, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, what eye has not seen, and ear has not heard, and what has not entered the human heart, what God has prepared for those who love him. This God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit scrutinizes everything, even the depths of God. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees,
you will not enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Again, you have heard that it was said to your ancestors, do not take a false oath, but make good to the Lord all that you know, that you vow. But I say to you, do not swear at all. Let your yes mean yes, and your no mean no. Anything more than this is from the evil one. My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I have a simple story o isang simpleng kwento na muling iparirinig sa inyo na maghahatid ng mensahe ng ating ebanghelyong narinig. Ang kwento tungkol sa dalawang magkaibigan na matagal nang hindi nagkikita. At dati silang mga atheist o mga taong hindi naniniwala o sumasampalataya sa Panginoon. Nung muli silang magkita, pagkalipas ng mahabang panahon, napagtanto o nasurpresa yung isang kaibigan dahil yung kanyang kaibigan na dating hindi naniniwala o sumasampalataya sa Panginoon ay isa na siyang recent convert o isa ng bagong kasapi ng Kristyanismo. So, sabi, nagtaka siya. So, ang sabi niya, marahil marami kang alam tungkol kay Kristo. Tatanungin kita, saan ipinanganak si Kristo? Ang sabi ng convert, hindi ko alam. Ilang taon namatay si Kristo? Sa ang sagot ng convert, hindi ko rin alam. Tapos pangatlong pagkakataon, nagtanong uli, medyo naiinis na. Ang sabi sa ang tanong sa kanya, ilang beses nag-sermon si Kristo? Sabi niya, pasensya ka na, hindi ko rin talaga alam. At nung sinabi niya na hindi ko rin alam, sabi niya sa kanya, dapat mahiya ka dahil wala kang alam tungkol kay Kristo. Sinasabi mo na Kristiyano ka at sumasampalataya kay Kristo, pero wala kang alam tungkol sa kanya. Dapat mahiya ka. At sa sinabi nung isang ng kanyang kaibigan, ang sabi niya, oo, nahihiya ako at wala akong alam tungkol kay Kristo. Pero ito ang ginawa ni Kristo sa buhay ko. 3 years ago o 3 taon na ang nakakaraan, dati-rate lasenggo ako. Babaero ako. Sugarol ako. At nabaon ako at ang aking pamilya sa pagkakautang dahil sa pagsusugal. Kami ay nasisira at magulong pamilya. Kinatatakutan ng anak ko at ng aking asawa ang pag-uwi ko tuwing gabi. Pero yon ay 3 taon na ang nakakaraan. Ngayon, hindi na ako naglalasing. Hindi na rin ako ng bababae. Hindi na rin ako nagsusugal. Kaya muli kaming nakabayad sa aming mga pagkakautang. Kami ngayon ay isang masaya at tahimik na pamilya. At kinasasabi ka na ng aking asawa at mga anak ang pag-uwi ko tuwing gabi. Ito ang ginawa ni Kristo sa buhay ko at ito ang alam ko tungkol kay Kristo. Mga minamahal kong mga kapatid,
kung ang lahat ng ating natutunan na aral sa Biblia o sa mga bagay na naririnig natin sa homilya, kung ang lahat ng yan ay nandito lang sa ating utak at hindi natin binababa sa puso, baliwala ang lahat ng yan. Maaring mamemorya natin ang Biblia, maaring memorya natin ang 10 utos ng Diyos, pero kung ang lahat ng yan ay nandudun lang sa ating utak at hindi natin isinasabuhay o isinasagawa, baliwala ang lahat ng yan. Kaya, kung meron kayong mga bisyo o mga bagay na masamang ginagawa at sinasabi ninyong kayo'y tagasunod ni Kristo o kayo ay isang Kristiyano, nasasabi ko na hindi tunay tayong sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat ang tunay na pananampalataya at malaman natin ang tunay na tao ay kung tayo ay matatransform ng tao na alam natin. Mga kapatid, ngayong ay narinig natin sa ating ebanghelyo ang mga bagong utos na itinuturo ni Kristo sa kanyang disipulo at gayon din sa atin. Pero hindi nangangahulugan na binabaliwala niya ang mga aral at utos ni Moises. Bagkos, binigyan lamang niya ng liwanag, bagong liwanag, bagong pamamaraan, at bagong bagay na mai-a-apply natin o maisa sa buhay natin ang mga tinuturo ni, at kung paano gagawin natin at susundin ang utos ni Kristo. Sa puso at mula sa puso lamang, ang mga utos ay magkakaroon ng mabuting bunga sa ating buhay. Tinuturo ng Panginoon at para sa Kanya, hindi lang sapat ang umiwas o hindi tayo pumatay ng tao. Sinasabi niya na kapag ikaw ay nagagalit o napupuot sa kapwa o nangiinsulto ng kapwa, ito ay isang paraan ng pagpatay sa kapwa. Sinasabi din niya na hindi sapat ang hindi mangaliwa o iwasan ang pakikiapid. Pero sinasabi niya na kapag ang isang tao ay tumingin ng may pagnanasa sa kapwa, binabali na niya o ang hindi niya sinusunod ang ika-anim na utos. Sinasabi din niya na hindi tayo dapat sumumpa at hindi susumpa. Ang sinasabi niya sa atin, dapat tapat tayo sa ating mga salita at dapat nating panindigan kung ano ang ating sinasabi. Sa ngayon, sa aking mga sinabi, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero kung ang aasahan natin lamang ay ang ating sarili, mahihirapan tayo. Pero sa tulong ng Panginoon, sa Kanyang grasya na ibinibigay sa atin sa pang-araw-araw nating pabumukay, makakaya nating gawin sapagkat sa Diyos, walang imposible, lahat posible. Sana sa misang ito ay maisagawa natin at maisabuhay ang itinuturo ni Kristo na bagong liwanag upang sa gayon gawin natin at sundin natin ang utos hindi lang sa salita, kundi higit sa lahat sa ating mga ginagawa. Amen. Let us recite a creed.
only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit. Born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. The Spirit of God scrutinizes our inner thoughts and longings. Through the Holy Spirit, let us pray to the Heavenly Father for our needs and those of others as we say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That church leaders may be like Jesus, who is pure of heart and totally dedicated to the Father's will. We pray. Lord, hear our prayer. That our civil leaders may set examples of honesty, uprightness, and willing service. We pray. Lord, hear our prayer. That we may come to know and love God more so as to obey His commandments willingly and joyfully. We pray. Lord, hear our prayer. That we may shun anger and resolve conflicts, problems, and differences through dialogue and mutual respect, we pray. Lord, hear our prayer. That we may be honest and make good our pledges and promises, that we may never accuse others falsely, we pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, hear our humble petitions. Jesus, your Son, was totally dedicated to you. Help us to follow Him who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Oh,
Pray, my dear brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May this oblation, O Lord, we pray, cleanse and renew us, and may it become for us, those who do your will, the source of eternal reward through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just. Our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For out of compassion for the waywardness that is ours, He humbled Himself and was born of the Virgin. By the passion of the cross, He freed us from unending death, and by rising from the dead, He gave us life eternal. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, a fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again, we proclaim. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope,
our bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep, and the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Let us now pray with confidence to the Father in the words our Savior gave us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us now offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Grant us peace.
Behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Prayer during Communion. For those who cannot receive Communion, join us in praying the Spiritual Communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the Sacrament of Reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now, you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I'm about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and may Mary be our mother too. Amen. Let us pray. Having fed upon these heavenly delights, we pray, O Lord, that we may always long for that food by which we truly live, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May the God of all consolation order your days in His peace, and grant you the gifts of His blessing. Amen. May He free you always from every distress and confirm your hearts in His love. Amen. So that on this life's journey, you may be effective in good works, rich in the gifts of hope, faith, and charity, and may come happily to eternal life. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come upon you, remain with you forever and ever. Amen. Our Mass is offered. Let us go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Give thanks to the Lord and exalt.
Maraming salamat po sa ating presider sa ating pong misa sa araw na ito, 16 ng Pebrero. At ngayon naman po, idadako tayo sa ating pabaong katekismo na nanggagaling po sa Laudato Si, ang encyclical letter na ipinalabas po ng Santo Papa, si Pope Francis, na tungkol po sa pangangalaga natin sa mundo, sa kalikasan, bilang tahanang binigay sa atin ng ating Panginoon. Narito po tayo sa chapter 4 ng Laudato Si, na kung saan tinatalakay po natin ang iba't ibang sangkap ng isang tunay na integral ecology. Isang pangangalaga sa mundo na kabuuan, integral, no? Integral ecology. At lima po ang nais ni Pope Francis na alalahanin natin kung ang ecology, ang ating pag-aaral tungkol sa pangangalaga ng kalikasan ay tama. Number one, sabi po ni Pope Francis, dapat environmental, kabuuan, economic, social. Hindi lang yung piece by piece, no? Ilan na bang elepante natira? Ilan na bang tamaraw ang natira? Hindi po. Dapat sabi niya, it must be environmental. Buo ang tingin natin. And therefore, pangalawa, kanya, cultural. Dapat tignan din natin na ang environment, ang ecology, ay hindi lamang po yan lugar. Yan po ay nakaugnay sa mga grupo ng tao na nandidyan kasama po ang kanilang kultura. Halimbawa po, just sa Zambales, no? Diba? It's not just a matter of taking care of the mountains, kung hindi, dapat respetuhin yung kultura ng ETA na nandiyan po na kasama sila dyan sa eksenang yan ng kalikasan at ng mundo dyan sa Zambales, no? Cultural. Ecology of daily life, no? Yan din po, no? Alalahanin po natin na ang kalikasan, ito po ang setting, set up kung saan nabubuhay ang mga tao. Halimbawa, yung mga tao dyan sa Malabon, Nabotas, no? Kaakbay nila sa buhay araw-araw yung pangingisda dyan sa Manila Bay at dyan pa sa Laot, papunta doon sa labas. O yung mga tao dyan po sa may Laguna, sa tabi ng loob ng Laguna, di ba? So, apektado sila riyan kung may gagawin na development at ano paman dyan sa lake ng Laguna. So, it must be the ecology of daily life. And then, the principle of the common good. Ano ba ang mabuti para sa karamihan? Hindi lang para do sa Koreano na nag-i-invest. O hindi lang para do sa Incheck na dumating at namumuhunan. Hindi po. It must be for the common good. Yung mga taong nakatira dyan. Magtatayo kayo halimbawa ng isang industriya sa halahala. Paano yung mga nakararaming mga barangay, nakararaming mga settlements dyan sa palibot na yan? Paano ang development na gagawin dyan at programa ay makakaapekto sa karamihan? No? Dapat yan tinitignan natin, no? Di ba? So, yan po. Halimbawa, no? Itong naganap sa atin ngayon dyan sa Pandakan lately, no? Na talagang nagkasunog ng malaki at you know, naapektuhan yung ginagawang elevated connector skyway, ha? Tignan mo, ang daming tao ang involved dyan sa lugar na yan kasi matao yung Pandakan, eh, no? So yan dapat isinasaalang-alang natin, hindi lang po yung ecology. Ito ang kalikasan, pangalagaan natin yan. So, umalis na kayo dyan. Yung mga tao has been there for a long time. Yan ang kanilang mundo. Dapat tignan natin paano integrated ang ating pong programa ng development at conservation kasama yung mga nandidirian sa lugar na yan. And then, yung ikalima, yan pong tatalakayin natin ngayon,
Sabi ni Pope Francis, ang integral ecology must also look at the future generation. Yan. Ano? Huwag po tayong maging short-sighted. Alalahanin po natin na ang mundo ay hindi lang po para sa henerasyon natin. Hopefully, it is for the future many generations yet to come. So dapat ang anumang programa ng ecology, environment, cultural preservation, etc., it must also be sustainable. Yung bang pwede itong tignan para sa kabutihan ng susunod na henerasyon? Because the world, sabi po ni Pope Francis sa paragraph 159 ng Laudato Si, the world is a gift we have received and that we must share. And that intergenerational solidarity is not an option. Hindi po option. But a basic question of justice. No? Yung nga kasi, no? Ang mundo hindi lang para sa atin. May karapatan ang susunod na salinlahi, ang susunod na henerasyon ng tao, ang susunod na henerasyon ng mga hayop, ang susunod na henerasyon ng mga halaman, may karapatan sila dito sa ecology na ating ngayong tinitignan at inaayos. No? So, ang ganda po dito yung keynote po ni Pope Francis mula po sa Conference of Bishops ng Portugal. Sabi po dito, the environment is on loan to its generation. Ang ganda, no? So, hindi po atin yung environment. It is on loan. Ito'y pautang lamang sa atin upang sa ganon gamitin natin ng maayos sa ating pangangailangan, sa ating panahon. Pero, alalahanin natin, ito'y pautang. Ito'y isasalin natin na pautang din sa susunod na henerasyon. No? Ganda na itong quotation na ito from the Portuguese bishops. And so, ang sabi po ni Pope Francis, dahil sa ganitong issue, dapat ang tinitignan natin ay hindi lamang po technical ecology, kung hindi ecology with meaning, with values. Yan. What is the purpose of our life on earth? Why are we here? Yan, no? What is the goal of our work? What is the goal of our efforts? Yan. So, bakit natin ginagawa ito? Minimina natin itong mga bagay na ito. So, anong goal? Yan, no? Hopefully, hindi lang upang yumaman. Kasi po, kung ganun ang tingin natin sa lahat na ginagawa natin sa mundo, kailangan gamitin natin ang lahat na nandiyan upang magkapera, upang yumaman, nako po. Yang ganyang values kadalasan it leads to bankruptcy at all levels, no? So, yan, no? Or else, sabi nga ni Pope Francis, kung hindi po natin gawin ang bagay na ito, we will end up passing on to the next generation debris, desolation, and filth. Wow. No? Sabi niya, kung hindi tayo mag-iingat, hindi po natin titignan ang kapakanan ng susunod na mga salinlahi. Ang gagawin natin ng ipapasa nating mundo ay madumi, filthy, malungkot, desolate, but also debris, puro sira. Ayan, di ba? O, nakakalungkot naman kung yun po ang mundo na atin pong iiwan sa ating anak, sa ating apo, at sa mga susunod pang lahi, no? Hindi lang ng tao, kung hindi kahit na ng mga hayop at ng halaman. Okay? So, dapat po lawakan natin kung ganon yung ating pong approach. Pag sinabi po nating ecology, it is really an attitudinal issue. Yan, no? Hindi lang po technical, but an attitudinal issue. Okay,
So itutuloy po natin itong napakagandang katekismo tungkol sa mundo at kalikasan ni Pope Francis. Sa susunod po tayo idadako na sa susunod na chapter, chapter 5, no? Na kung saan i-outline po ni Pope Francis ang mga tinatawag niyang lines of action na pwede po nating i-consider when it comes to proactive and active way of caring for the world. In the meantime, nais po nating anyayahan ng bawat isa na maging kasambuhay Pauline cooperator. No? Huwag lang po tayong mga tagapakinig, tagamiron, no? Maging Pauline cooperator tayo. Kaisa tayo sa apostolado. So unang-una, you can be a kasambuhay Pauline cooperator by just telling people about our presence in media, in cyber media, in social media. Kaya po nasa screen natin yung iba't ibang mga internet connections po natin at address. At gayon din po, nasa screen po natin ang iba't ibang mga cable networks na gamit po ng TV Maria sa Pilipinas. Ipakalat po natin ito para mas marami pa pong makikinabang, makikisalo, linggo-linggo dito po sa Sambuhay TV Mass. Pangalawa, you can be a Kasambuhay Pauline cooperator by texting us the mass intentions that you have. Kaya po nasa screen natin yung ating dedicated na text number. And then, of course, patuloy po tayong nag-update, patuloy po tayong nag-i-expand ng ating facilities for a better apostolate. Kaya po, no, you can also be a Kasambuhay Pauline cooperator by your sharing of blessings. Kaya po, nasa screen natin ang iba't ibang account number na pwede po nating gamitin to share our blessings for the furtherance of our apostolate. Sa ngalan po ni Father Resty de la Peña, lahat po ng mga SSP juniors at mga professed members at staff ng St. Paul Audiovisual na siyang nasa likod linggo-linggo ng production ng Sambuhay TV Mass, iniiwan po namin sa inyo ang panalangin ni Blessed James Alberione to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. Amen. Our Savior.